Ayan, good afternoon once again, my dear colleagues. So, for this tutorial session, we will explore the other content types of Lumi Education. So, tapos na tayo sa interactive video. For this time, pupuntahan natin yung iba pang content na pwedeng gawin kay Lumi. Okay, reminder again, dapat naka-install na sa inyo si Lumi. So, ito ay galing sa aking desktop. Pagbukas natin, pipili ka sa dalawa, pipiliin natin si H5P Editor. So, let's proceed. Click Start. Ayan. So, on my left side, nakikita nyo rito yung mga nagawa ko na hindi pa tapos. Okay? So, if you want to continue, pipindutin pipili ka lang sa mga yan. Pero if not, you want to start a new one, pipindutin mo lang yung new H5P5. For this tutorial, pag-aaralan natin yung paggawa ng crossword, find the words, question type set, and arithmetic quiz. So, without further ado, let's proceed. Iba ko lang aking mukha. So, dito nyo siya makikita. Dito yan. Yung mga yan, question set. Meron tayong drag and drop. Hindi ko pa natuturo yun. Sorry, sunod yun. Then, yung mga yan. So, find the words. Yan. Kailangan na-download, nakuha mo na siya or na-get mo na siya para details ng lalabas. Pag details kasi, ready to use na yan. Pag get pa, need to install it first for you to use it. Okay? So, let's begin. Ano muna tayo? Find the words. So, ang find the words, ginagamit to pwede sa math, science, English, AP, at any subject po ito. As long as na gagawa ka ng mga word search. No? So, sa AP, bawa ang title ko, tatype mo lang rin yung title mo, no? So, pwedeng upper and lower case or upper case, bahala po kayo, description nyo yun. Decision nyo yun, rather. Then, sa task description, ito yung pinakapanutin natin. So, yun lang doon, hanapin ang mga salita na tumutukoy sa mga bayaning Pilipino. So, instruction lang yun. And then, the word list. Ito lang gagawin mo, mga teacher, my dear colleagues. Itatype mo lang yung pangalan o yung salita na gusto nyo ilagay o mahanapin ng bata sa word search. And then separated by comma. No spaces allowed. No? So, make it sure na no space siya. Pwedeng uppercase, pwedeng lowercase, it's up to you. Okay? Pero mas maganda kung uppercase kasi na word search siya. So, yun. I-encode mo lang na yung encode. Kahit ilan yan, walang limit yan. Okay, wag na natin galawin yung mga yan. Set it before. Tsaka na tayo mag-customize kapag familiar na tayo sa ano ni Lumi. Okay? For the meantime, let's the default applies. No? So, yun ang gagawin natin. Word list, ilagay mo yung mga salitang ilalagay mo, separated by comma. And then the task description, then the title. Yun lang po. Then, kapag okay na, tingnan natin sa view. Tingnan natin sa view. Yan. Dito po na rito. Ayan. So, hanapin yung mga bayani, yung mga salita, no? Andito yung mga pagpipilian. Masyado kasi marami. Ayan. Siguro yung red flag. So, okay na yun. Meron ka na kagad. Mamaya, 10 kasi yun. Tingnan natin. Halimbawa, ang sagutan mo, Mundo Asinto, Apolinario, Mabini, ayan, sino pa nakalunod ako, Tandang Sora, Alagay, So, ibig sabihin, siya na ang gagawa. Siya na pong bahala. Mahaba kasi yung salita, kaya po, house karamihan, horizontal, no? Pero, kung may ilang yan, ay, ano yan, may patayo, may pa-diagonal. Okay? For example, 6 lang talaga ang sagutan ko. Papacheck natin. So, ito ang score ni Bata. Makita ang solution. Ayan, oh. Yung mga hindi mo nakita. Ito ni Luna. Ayan. Okay? So, pwede itong i-screenshot ni Bata para may send sa iyo. No? Na katibaya na nagawa niya. Diyan pala makikita mo na no, yung time, kung gano'n niya katagal sinagutan, kung ilan ang score niya, kung na-perfect ba niya o hindi. Okay? So, yan po yung para sa word search. O find the words, no?
So, paano natin gagawin yun? Kung gusto natin i-save, dito lang sa file, then save as. Pero kung gusto mo nang export at bibigyan na sa bata, click export. No? Click export, then all-in-one HTML file, export now. Ito kasi nakalagay dito, include reporter. So, pag sinabing reporter, if you add the reporter, students can save a file with their progress and send it to you. So, pwede pala yun. Hindi ko lang alam kung applicable siya rito or sa SCORM package siya. Pero, for now, yan, pwede natin explore yan, export now. Okay? So, yan lang muna. Then, proceed tayo sa next. Ako na tayo sa crossword. Ito yung crossword type ng nagawa ko. So, science naman ang aking subject na napili. And the topic is menstruation. Menstruation. Bakit kasi men's? Dapat menstruation. Joke lang. Okay. So, task description. Identify the correct words in each number. So, ginawa ko ha. Ano na siya? Crossword din ito, crossword. Kanina kasi word search. Ito, crossword puzzle. So, you need to type the description here. Identify the correct words in each number. And then, actually, dapat diyan, dalawa lang ang default niyan. Para magdagdag, add word lang ng add word. Kaya umabot ako ng 7. So, pag wala pa yan, automatic yan, hanggang dalawa lang yung default niya. Type in the clue that should point to the answer. The monthly discharge of blood in women, which is usually last 3 to 7 days. So, type mo lang yan. Or copy-paste mo lang doon sa exercises mo, sa mga modules na meron tayo. Copy-paste lang naman yan. And then, write the answer. So, situate na caps lock siya or uppercase para mas maganda sa ano, no, sa crossword puzzle. And then, pwede kang maglagay ng another extra image, audio, or video. So, itong kagandahan nito, pwede kang maglagay ng video clip, ng audio clip, o ng image. Ang napili ko is image. Yan, naglagay ako ng image. Kung gusto mong palitan yan, nasa yan. Pipindutin mo lang yung X, yan, X. Pero, hindi ko na siya papalitan. Nag-upload na ako ng image dyan. Then, alternative text. Required siya kapag may image ka na nilagay. Describe mo lang kung anong nasa image. So, the monthly discharge of blood in women. Then, fix on grid. Pag pinindot mo kasi yan, ang dami pong tatrabahuhin. Kaya huwag mong pipindutin siya para si computer na ang bahala. So, yan na, huwag na. Hayaan mo na siya by default. Huwag mo na i-click. Okay? So, dito sa baba, huwag na muna yan, mamaya na yan. Then, let us view. Again, number 1 pa lang yun. Then, number 2, ganun, same process ha. Copy-paste the clue, then copy-paste the answer. Take note, wala po tayong space pagdating sa 2 words. 2 to 3 words, wala po tayong space dahil ito ay crossword puzzle. Okay? So, same is true with your extra clue kung gusto maglagay ng image, ng audio, or ng video. So, ganun lang yan ha. Then, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7. So, yan yung mga ilalagay. Kung gusto nyo number 10 o number 20, bahala kayo. Pwede kayong mag-add ng as many as you want. No? Basta, hindi kaya nyo. Okay, let's see. Let's view. Identify the correct words. Lumabas na. Ayan, sabi dyan, identify the correct words in each number. So, dito kayo magta-type. Dito yung bata magta-type ng answer niya. For example, the first drop of menstrual blood. Sample lang ito, ha? Bawa, menarch. Ano ba? Isa pa. So, may kita mo kagad ng bata kung ilang letters. Nakalagay 8 letters. Okay, next. Wanted discharge. Ito yung menstruation. The wanted discharge. Sometimes, nagbibigay siya ng clue, ha? Yeah, menstruation niya. Ito, the speech or in the teaching, alam ko ito, menopause. Pag stop na, menopause. Yan. Estrogen. Yan. Ito, first, yun. Okay, bawa yan, nasagutan ko na, no? So, tingnan natin, pacheck natin sa, ano, may kita dyan kung ano yung tama at mali mong nasagutan. Okay, so mali ka doon. So, 5 over 7 lang nakuha ko. So, ibig sabihin, magre-reflect yan. So, show solution para makita ng bata ang solution na hindi mo nasagot ay, ayan, menstruation. Okay? So, yan ang makikita ng bata yung score. Pwede mo itong papicturan sa bata and then send sa teacher. Okay? So, ganun lang yan ha. Makikita mo yung overall score niya. Okay, kung gusto mo na siyang isend sa bata, gaya na sinabi ko,
click File, then click Export. Para ma-save mo na siya. Okay? Sige, save na natin itong Export. Para makita ninyo, and then, okay na yan, huwag niyong galawin, huwag niyong, wala na kayong gagalawin, set it by default, export now. And then, destination ng title, ganyan ang magiging itsura niya, mga, ano na yan, HTML file, export. Okay, so, yung mga HTML file, yun yung isi-send natin sa mga bata. Okay, next natin ay, yung question set. Itong question set naman. Paano pinapagana ang question set? So, simple lang siya. Ilagay mo lang yung title, identifying synonyms. Then, maglagay tayo ng background. Bawa, gusto mong maglagay ng background. Pili ka lang kung saan mo kukunin. Then, ito mo lang. And then, percentage, total score required, passing the quiz. Bawa, 50%, pwede 75% if you want. Ayan, kung gusto nating dagdagan ang questions, pipindutin lang natin itong add question na may plus sign. Okay? Kahit ilang po yan kung ilan po ang gusto ninyo. Okay, ang question type natin, pipili tayo rito. It's either multiple choice, drag and drop, fill in the blanks, mark the words, drag the words, true or false. So, ang napili ko po ay multiple choice. Okay? Then, yun, yung title niya, copy-paste mo lang sa yung module, then identifying the synonyms, the underlined word. Then yung question mo, syempre nanggaling din to sa yung ano, sa yung tawag nito, module, copy paste lang. At huwag yung kakalimutan i-highlight yung gusto ninyong hanapin. Bawa yan, double click mo lang yan, then click bold. Wala siyang underline eh, kaya kailangan bold na lang. So dapat identify the synonyms of the bold word mo na. Of the select, of the ano, highlighted word na lang. Of the highlighted word. Highlight. Okay, yun na lang lagyan natin kasi wala namang underline dito. Okay, so yun lang. Then, lagyan yung options niya. Letter A, fine. So, type mo rito yung fine. Kung yan ang sagot mo, i-click mo yung box na may correct answer. Then, letter B, grade. Type mo siya, huwag mo yung lalagyan ng tick kasi wrong answer yan. And then, letter C, words, same, huwag mo lalagyan ng correct ng tick. So, three options lang nilagay ko. Ngayon, kung gusto mag-dagdag ng options, pwede rin, just click this one. Okay? So, yun lang muna. Mamaya na natin galawin yung mga yan. Let it be the default format. Okay, to see it, let's view. Isa pa lang pala yun. So for the another question, yan din. So every time you want to have a new question, meron kang ano, question type lang na pagpipilian. So, inano ko na multiple choice na lahat yan. Yung same process, type lang yan, options, then pipindutin mo yung correct answer. So, 3, 4, 5, yan. Hanggang limang items lang ginawa ko. Okay. Then to view it, let's see. Yan ang kalalabasan niyan. Sample, okay dyan, after his long illness, Ramon was feeling well. So, anong pipiliin mo dyan? But for example, fine. Sample, yung word mo ay well. So, ano ang synonym ng well? Brave ba? Fine, worse. So, si select si bata, then proceed to the next one. Okay, ano natin i-check. Footprints, for example, tracks. Next, shine, timid. Next, difficult, hard, next, clever, smart. Okay, click that. Pindutin yung finish, ayan na, lalabas na yung result ng score. So, show solution, nakikita mo yung mga tamang sagot. Okay? So, pag mali siya, at least nakikita yung tamang sagot. So, maintindihan ni bata kung ano yung mga mali niya. Kung ano yung score niya, pwede nga ulit yan i-screenshot kay teacher at i-send sa DC. Okay? Para makabalik, click edit. Okay na tayo sa, ano? Sa tagyan na question set. So, same process, file, export. Okay? Next. Ito, sa arithmetic naman tayo, sa math. So, ito so tayo sa AP, science, English. Ito naman, math naman tayo ngayon. Sample, gusto mong turuan ng mga bata sa math.
So, pipili lang tayo, ha? For example, mathematics, gusto mo addition. Subject mo addition. Okay? So, lagyan mo ng kanuto or instruction. Find the sum as fast as you can. Okay? Then, sa arithmetic operations piece, pipili ka rito kung arithmetic operations or linear equations. So, pinili ko arithmetic operations kasi addition lang yan. Dito, addition, subtraction, multiplication, and division. So, pinili ko addition. Then, kung ilang numbers ang gusto mo, 10 items, 5 items, 20, 30, it's up to you. Makapalitan yan. Bawa, 5, okay? Or 10. Okay? Yun lang gawin mo. Wala ka ng ibang gagawin, kundi yun lang. Title, instruction, pipili ka lang arithmetic operation or yung linear equation, then kung ano operation siya, then number of items. Let's see. Tingnan nyo ang mayayari. Okay, tingnan natin ha. Click start. Automatic, si computer, si Lumi na ang gumawa ng mga questions mo. 16 plus 20, for example, 46, 20 bata, correct. Pag nag-green, correct yan. Then, mag-automatic mag-proceed yan. So, 76 plus 20, 96, try natin. Okay, correct. Pag nagkamali si bata, ibang kulay yung lalabas. For example, yan. Blue siya. And then, i-highlight yung correct answer. O, oh, ayan. O, oh, ito yung correct answer. Okay? So, 1 to 10 lang yan. Isagutan lang natin ang sagutan. Kasi, ano yan eh. Para makita natin yung dulo. Dapat pala 5 items lang. Okay? So, yun, tayo mabilis. Next. So, itong ano na to, si computer na nag-generate na ito, ha? Si, ano na? Computer na nag-generate. Si computer. So, ang type mo lang doon, kung ano operation. No? Kung ano operation. Yun na, so, ang bahala mo bigay kung ano yung mga itatanong niya. So, ganun lang siya kasimple. Tingnan natin yung dulo para makita nilang yung dulo. Yung score. Hindi, tindot lang tayo. Tumamba ako dun ha. Okay. So, yan. Makikita nyo yung score ng bata. 8 over 10. No? So, pwede nyo retry. Try again. Again and again to have the mastery for the particular operation. So, napakadali lang, no? Wala pang 5 minutes na nagawa mo yung learning, innovative learning materials na pwedeng i-send kay bata at ma-open niya kahit wala siyang internet connection, no? So, yun lang po. Again, so dapat makikita natin sa ano, sige, upload natin tong file na to, for example, file, export natin siya. And then, okay na yan, pindutin na yan. Ganito mo yung itura niya, then, write the file name, edition, then export. So, papakita ko naman sa inyo ngayon kung paano siya sinisend. For example, meron na tayong file. Ito. May file na tayo rito. Nandito siya sa aking folder. Ayan na yung mga yan. Ito yung mga nasa Google na yan. Yan yung mga ready-made file na naka-HTML format na. Pwede mo siyang i-Bluetooth, share it, or copy ng USB, at ibigay sa bata. Ngayon, yung bata may access sa messenger, buksan mo lang yung messenger mo. No? Buksan mo lang messenger. Okay, isend mo siya. For example, ito nagbuksan ang messenger ko. Example, ito, window test 10. Bawa yan, student ko, isend ko sa kanya. Input natin ito. Ayan. Ayan. Click mo lang yung ano, attach file. O, pili ka lang ng file kung anong i-attach mo. Yun tayo sa Lumi. Lumi. Ako si Lumi. Sabi-tuloy na ako. Ayun si Lumi. Ayan. Wala si addition. Send ko lang si addition. Yan na. Then click send. Antayin mo lang mag-send yan. At mabubuksan na yan ni bata sa computer niya at kahit sa kanyang cellphone. Okay? Yan yan. Ang gagawin lang ni bata, i-download niya lang yan. No? I-download niya lang yan. At malalaro niya na yan. Okay? Mabubuksan niya na yan. May screenshot niya na yan. Ganun lang po kadali si Lumi Education. So, pag may mga tanong lang po kayo, huwag po kalimutang mag
write down your message or question sa aking YouTube channel, or just a message away. Pwede, pwede po. Magtanong po kayo kung saan po kayo naguguluhan o may lilinawin na parte. So, willing po si Sir Roland sumagot at tumulong sa inyo. Okay? So, hanggang dyan lang po muna. So, pipili pa ako ng iba pang content type ng Lumi at explore ko rin at ipapakita ko rin sa inyo kung paan. Okay? So, once again, this is your Sir Roland, Digi Tutorial, Lumi Education. Bye-bye!